Senator Panfilo Lacson. Good morning, sir. Darius. Thank you. Magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig, magandang umaga rin. Thank you po, sa inyo rin po. Sir, anong nangyayari? Nakakapagtaka kasi malaking himala na hindi pa tinatransmit sa Malacanang, mahigit isang buwan na mula nung pinasa ito ni ratifika ng magkabilang chamber ng Senate and House of Representatives. Yun nga yung tinagtataka rin ng mga senador kung bakit after maratifikahan na yung Bicam Report, kasi ito ipipirmahan ng mga miyembro pagkatapos babalik kami sa kanya-kanyang chambers at ratifikahan ito sa plenaryo. So ang dapat susunod doon, give or take 10 days, i-imprenta lamang yung budget books at pipirmahan na ng Speaker of the House at saka ng Senate President yung enrolled bill na tinatawag at ipapadala na sa Malacanang. So kung February 8 namin yun na ratify bago kami nag-break, eh dapat by now, napirmahan na ng Presidente, of course with the accompanying veto message. Kasi pag revenue measure at saka yung appropriations bill, authorized naman ng Presidente under the Constitution na magsagawa ng line item veto. Opo. Kasi pagkaibang bills, parang lahatan, either i-veto yung buong measure, hindi na pwedeng galawin ng Pangulo yung nilalaman. Either i-veto niya or aprubahan niya. At kung hindi niya aprubahan, within 30 days, maglalapse into law. Pero pagka budget measure or revenue measure, pwede niyang parang may amendment authority siya na do sa mga items na nakapaloob do sa budget measure. Uh-huh. At ang panawagan ninyo, nung pong bago maratipika pa nga ito, ang panawagan nyo ay i-veto ng Presidente, suyurin nito, hanapin kung nasaan yung mga pork barrel at i-veto niya line by line. Ganun po, no? Tama yun, Darius. Uh-huh. Yun ang panawagan ko kasi talagang mukhang hindi pa aawat naman yung lower house na kung hindi isingit pa rin yung kanilang mga individual insertions na ginawa kasi nagawa na nila ito nung after nung mapas nila on second reading. Tapos nagbalik na liderato sa halip na ibalik nila sa plenaryo para uli aprubahan kasi plenaryo nag-approve nung second reading. Kaya nag-form lang sila ng small group committee at di umano represented naman daw yung minority doon saka yung majority at sila na lang ang gumalaw no mga iba't ibang items doon, DPWH, sa DA at saka mga ibang ahensya na kung saan sila na lang nag-decide, ito alisin natin sa kongresman na ganito, ilipat natin sa kongresman na ganito. Yun, kinwestiyon ko na rin noon kasi hindi po pwede yun. Kasi pag inaprubahan sa plenaryo, plenaryo rin ang pwede magbago. At ang small group committee, ibig sabihin nito, yung chairman lang ng Senate Committee on Finance, tsaka yung house, chairman, the chairman ng House Committee. Ng lower house at the time kasi second reading nila yon. Ah, okay. Yung small group committee naman ng bicameral conference committee, yung joint bicameral conference committee, dalawang houses yun. Uh-huh. Pagka nag-adapt ng isang motion na papayagan mag-small group bicam, yun na yung chairman lang ng appropriations committee at saka chairperson ng finance committee ang nag-uusap. I see. Uh-huh. Thank you for clarifying. So, sir, so anong nangyari ngayon na bakit hindi pa binibigay ng House of Representatives uli ngayon? Paano mangyayari yung maiipit sa kanila? Sino ba dapat nagpapa-imprenta nito? Yung lower house ang nagpapa-imprenta. Tapos papadala sa amin yung final copy, pipirmahan ng Senate President. Uh-huh. At yun, itatransmit na as an enrolled bill. At sabi ko nga, pinakamatagal na yung 10 araw mula pagraratifika ng Bicameral Conference Committee Report, yung pagpapadala sa Malacanang, hindi dapat magtagal. Pero February 8 yun, March 9 na ngayon, so may higit 10 buwan na. Uh-huh. At hanggang ngayon, hindi pa rin talaga kompleto kasi Darius Marisa, mga 2 weeks na ito nakakaraan, may mga kongresistang dumudulog sa akin kasi ang parang saklolo hinihingi nila na hindi sila makapagsalita kasi baka mapag-inita naman sila doon. Parang pinaubayan nila sa akin. Pero sabi ko, bigyan niyo ako ng kaukulang dokumento. Hindi naman pwedeng verbal sasabihin niyo sa akin. And hook, line, and sinker, sasabihin ko. Bigyan niyo ako ng kaukulang proof man lang o maski hindi na bida siya, prueba man lang na para paniwalaan ko rin yung sinasabi ninyo na magpahanggang ngayon, ginagalaw pa rin yung napagkasundo na ng Senado at ng lower house. Ginagalaw na pa paano, sir?
ginagalaw na? Halimbawa, yung Occasion Point, yung HPEP, yung Health Facilities Enhancement Program. Kasi ito, programa ito ng Department of Health na noong nag-interplate si Senator Drilon sa budget ng DOH, napansin niya, sa general principles pa lang ito, napansin niya na noong nakaraan taon, merong kaukulang 30 billion pesos para sa HPEP. 30? Malaki, kasi nga mga facilities ito eh. Ito yung magpapagawa ng gusali yung Department of Health sa iba-ibang region. Pero walang laman. Walang facilities. So, kailangan lagyan ng laman ito. So, merong budget noong for 2018 na 30 billion. Napansin niya, for 2019, bakit 50 million na lamang? So, kinwestiyon niya noon, yung chairperson ng Finance Committee, Senator Ligarda, akala, ano ang priority ng national government? Hindi ba bukod sa edukasyon, health? Kalusogan. Eh, bakit 50 million na lang itong nilagak ninyo para sa health facilities? So, napagkasunduan namin sa plenaryo ng Senado, okay, pagsubmitihin natin yung, para maiwasan yung akusasyon na whimsical, at saka arbitrary on our part, na basa na lang kami naglagay ng pondo na wala namang basihan. So, sinulatan yung Department of Health of sinabihan namin during the interpellation sa plenaryo, magsumiti kayo na mga, tinanong muna namin, kailangan nyo ba ito? Sabi nila, natural kailangan nila. E mag-submit kayo ng mga items, listahan, at kung magkano. So, nag-submit sila, pero pagdating sa Senate version ng inaprobahan namin, 4 billion ang napailagay doon sa HPEP. Mm-hmm. Pero pagdating sa bicameral, nung pumasok na yung lower house, kasi bicameral conference na, lumobo na ito sa 15.1 billion. Fine, okay pa rin yun. Pero ang bottom line, meron ba itong konsultasyon sa Department of Health? At may listahan ba ito ng Department of Health? Mm-hmm. Lumalapas ngayon, wala. Kasi ngayon pa lang nagpiprepare ng listahan ang lower house. Ang masama, nung nagpiprepare ng listahan ng lower house, yung ibang nasa mga distrito nang hindi bumoto sa bagong speaker, binawasan. Ang sabi nila, ang sumbong nila sa akin, naging 8 million bawat kongresista, mga around 60 or 62 of them, ang binigyan ng pondo, ng alokasyon sa HPEP. Pero yung mga bumoto kay GMA, binigyan ng 6 to 25 million. At meron pang menu list na nakasaad doon. Ngayon, sabi ko, nasaan yung meron bang memo yan? Meron bang formal letter o maski informal letter? Yung pala, pinadala lamang sa pamamagitan ng SNS, pinext sa mga kongresista ng isang staff ni Speaker Arroyo. At sinasabi nila, ito ang instruction ni Speaker. Nagpakilala muna, Ms. Salamanca. At may instruction si Speaker, meron kayong 25 million o meron kayong 8 million, whatever is the case. At ito yung inyong pwedeng paggamitan. Kasama nga doon, merong 2.5 million para sa ambulansya. Kaya nung sinasabi ni Congressman Andaya na hindi nakikialam ang speaker sa bicameral conference, ang sabi ko, technically, that is correct. Kasi yung aming Senate President, hindi na naman talaga nakikialam pagdating sa bicameral conference. Kasi may mga may mga elected na bicam members, yung committee members. Mm-hmm. Isa nga ako doon, at saka sina Senator Rector, et cetera, et cetera. Sa House, ganun din. Mm-hmm. So technically, hindi talaga nakikialam. Pero minomonitor naman talaga nila anong nangyayari sa bicam. Kasi, mm-hmm, siyempre, obligasyon din nila na mapadali, maipasa yung budget. Lalo pa nga itong 2019, nag-re-enact na. Mm-hmm. So ganun ang istorya. So nung pinakita sa akin yung text message, wala naman akong dahilan para pagdudahan yung pinadalang text message kasi kompleto, detalyado, at meron talagang pagpapakilala kung sino yung nagpadala ng text message na instruction. Ayun, sinabi ko kay Senator Loren at kinek ko muna sa aming research or monitoring and research office, yung LBMRO, mm-hmm, o LBRMO, no, na tama ba ito na hanggang ngayon hindi pa natatransmit dahil hindi pa tapos yung house. Kinonfirm naman nila. Sabi ko, paano yan? Mababago pa yung bicam report. Hindi naman po pwede yan kasi ni-research ko yung ating constitution maliwanag. Article 6, Section 26, Paragraph 2. Upon the last reading of a bill, no further amendment shall be allowed.
So directory ito, mandatory ito, hindi ito basta lang directory. Dahil shall be allowed, eh. Wala nang amendment eh. Ang pinag-usapan doon, yung third reading, kasi upon the last reading, yun yung third reading eh. Ang mas masahol dito, by some report na ito, na parang inamen pa. So talagang maliwanag na violation ng hindi lamang legislative process, kung hindi, violation talaga ng saligang batas. Pero anong nangyayari dito? So binaviolate ang saligang batas, pero anong nakikita ko, correct me if I'm wrong, Senator Ping, ano, ang nakikita kong motibo rito ay masingitan ng pork barrel pa rin. Halimbawa, yung sinasabi nyo, kasi yung sinasabi nyo, 4 billion po, yung 50 million na nagtataka kayo, bakit ganun lang yung para sa Health Facilities Enhancement Program, ano po? Dating napakalaki, 30 billion, biglang naging 50 million, tapos tinanong nyo ngayon yung Department of Health, bakit walang mga pasilidad, walang mga ekwipo? Halimbawa, doon sa mga tinatayo yung gusali, hindi nyo ba dapat lamanan ng mga ekwipo ito? Sabi, natural, kailangan. So, nung nilamanan nila, ang nakita nila, nang nag-add up yung mga facilities and equipment nila, 4 billion. Pagdaan po sa House of Reps, lumobo kanyo to 15.1. So, nadagdagan ng 11 billion. Sa madaling salita, sinalpakan ng pondo na hindi alam ng Department of Health kung para saan. Sa yun, tama, Jarius, eksakto. O, ngayon, bakit nila sinalpakan? Kasi, dito sila, kumbaga, totong pats. Dito totong pats ngayon. Yung ipapamundo, Oo. Dito papatong ngayon yung ng pondo. Doon sa 11 billion na yon, 11.1 billion, papartihin nila yon. Lalabas kung gano'n. At pinarti-parti na nga. Ang masama doon, kaya naman sumingaw, dahil nga hindi pare-pareho yung pagkakabigay. At obviously, yung divide, yung linya, baliwanag doon sa mga bumoto at hindi bumoto. Kaya nagreklamo ngayon yung mga nakaalam na hindi sila bumoto kasi may common denominator sila eh. Nagtitingin na sila, dapat tayo 8 million, sila 25 million. Eh kasi either nag-abstain tayo or hindi tayo bumoto sa speakership. So yung mga hindi bumoto kay Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, bibigyan pa rin ng parte pero 8 million. 8 million lang. Yung mga bumoto sa kanya, 25. 25. Pinagtatalunan na lang kung bakit napaliit yung parte ng mga iba, mas malaking parte ng iba. Pero pare-pareho, mali ito. As far as they're concerned, yun ang issue sa kanila. Sa akin naman, ang issue rito, teka muna, ratified na yung bicameral conference, yun ang tinatawag na Supreme Court doon sa Belgica versus Executive Secretary, kay Ochoa noon, na great abuse of discretion. Kasi with the same import and effect ang sinabi ng Supreme Court. Ngayon, pag nag-interpret kasi sila, lalo na yung House, lower House, ng ruling ng Supreme Court, in-oversimplify nila yung ruling at sinasabi nila, hindi pork ito kasi hindi naman ito post-enactment, re-enactment. So meaning, while nagkakaroon ng interpelasyon, while doon sa yung second phase ng budgeting process, ang tawag natin doon, yung authorization phase. Kasi mauna yung preparation phase, ito yung pinaprepara ng executive branch, yung budget, prior to submission to the Congress after the SONA. Di ba? Meron yung within 30 days after na SONA, kailangan ipadala ng executive branch sa Congress para ma-deliberate. Opo. Papasok na yun ngayon sa authorization phase. Opo. Nandun ngayon tayo sa phase na yon. Meaning, authorization, legislation yon. Pwede kami talaga mag-amend tulad ng ginawa namin sa HFEP. Hindi po pwedeng sabihin pork yun. Kasi, yun ang tinatawag na institutional amendment na ginawa namin. Si Senator Brilon yung nag-introduce, inaprubahan namin sa plenaryo kasi maliwanag, tinanong yung DOH. Pag sinasabing pork, hindi lamang yung post-enactment and pre-enactment na pinag-uusapan, may sinasabi ang Korte Suprema doon, kapag mayroong grave abuse of discretion, pork din yun. Uh-huh. Ito, maliwanag ito, Jarius Marisa, kung susuriin natin, grave abuse of discretion kasi nga parang discretionary on their part na okay, bigyan natin 25 million yung bumoto sa atin, bigyan natin 8 million yung ano, pero tapos na yung bicameral report, babaguhin mo pa. Miski so, ba pre-enactment ito? Miski pre-enactment ito in the sense na hindi pa napipirmahan ng presidente, kaya hindi pa napapasa yung budget law or General Appropriations Act, this is still, as you said, grave abuse, ano, kumbaga
of discretion. Na pinapasa ko pa rin. Proseso eh. Oh, dumaan na kasi sa proseso tapos inaano pa nila. Ang dapat mangyari dito, sir, ay manatili yung 11.1 billion na lobo, isubmit nila sa Malacañang, makita ng presidente ito na hindi ito tama, i-veto niya ngayon yon. Ang problema naman doon, Jarius, pagka nagpirma yung aming Senate President at kinausap ko na rin si Senate President Soto, magmi-meeting nga kami mamaya no, with Senator Loren, Senator Nilo, Senator Recto. Opo. At para pag-usapan namin yung impasse na nangyayari ngayon. Opo. Ang pinakamagandang solusyon, and ito yung isa-suggest ko mamaya sa meeting namin, na kung ano yung naratipikahan natin sa Bicameral Conference Committee Report, okay, as is, imprenta natin, pirmahan at enrolled bill. Okay. At bahala na yung Pangulo, kasi makikita niya doon lamsam. Kasi sinasabi ni Congressman Andaya, wala kami binabago, ina-itemize lang namin. Uh-huh. Ibig sabihin pala, yung inaprobahan naming Bicam report, lamsam, pork bin yun. Kasi sabi, oh, yun Suprema, uh-huh, bawal na yung lamsam eh. Uh-huh. Kasi so, pag post-enactment, yeah, tsaka lamsam, pork barrel. Yun nga, yun yung first barrel, two definitions. Oh. May pangatlong yes, definition nga lang, yung abuse of discretion. Discretion. O yun po yung tama, pangatlong definition ng pork. Ano po? So, so yun nga, so tama po ba ako? Dapat pala kung ganun, dahil naritipikahan nyo, kasama yung 11 billion na lobo, kumbaga. Naging 15.1 billion, nakasama 11, yung 11 billion. Tama, yun ang dapat nyo ngayon na isasubmit nyo sa presidente, pero ibubulong na lang, kumbaga, sir, may 11.1 billion na lobo yan, kaya naging 15.1 billion. 4 billion lang dapat yan, dahil yun lang ang sinasabi ng DOH na kaya nilang bilhin sa loob ng isang taon. Ano po? Oh, Department of Health pa lang ito, by the way, ano? So, ilaline veto, yeah, sir, yun. Ganun po ba? Ilaline veto sana ng presidente. Para hindi kami nang babaylate ng konstitusyon, doon nga sa wala nang iaalaw na amendment after ng last reading ng bill, ang pinakamagandang gawin, as is, kung ano yung niratipikahan namin na Bicam report, isubmit sa Pangulo, at bahala na yung Pangulo na maghanap kung ano yung lamsam appropriations kasi okay, hindi kami papayag na i-itemize lang ngayon. Mm-hmm. So wag nang i-itemize, bayaan na lang lamsam yon at bahala na yung Malacañang na hanapin kung saan yung lamsam at madali makita yon. Mm-hmm. At i-veto niya. Vito o kaya ibalik niya kung halimbawa doon sa National Expenditure Program o kaya sa Senate version na may mga items doon, yung 11 billion na yon, i-redistribute niya pag niline item veto niya doon sa mga kinaukulang ahensya o kaya sa sa Department of Health din, paggawa ng facilities. Pwede namang gawin ng Pangulo yun. O DOH, magsabit kayo ng panibago. Meron ditong ekstrang nakalamsan na 11 billion. Uh-huh. Magsabit pa nga kayo kung anong pangangailangan nyo. Uh-huh. Kung pwedeng gawin ng Pangulo yun. Pwede. Opo. Dahil authority naman yun under the Constitution na mag-line item veto. So, yun ang pinakamaganda solution. Ang question, Yarios Marisa, papayag ba yung House? Uh-huh. Kasi pag hindi pumayag yung House na hindi ikonsidera yung kanilang in-itemize na mga partihan doon, eh wala na, stalemate ito. Kasi in-advise na namin yung aming Senate President, huwag kang pipirma, mag-ingat sa pagpirma doon sa Bicam report, sa enrolled bill, kasi magiging complicit ka doon sa violation ng Constitution. Kasi maliwanag na ang sinesertifikaya, pagka pinirma niya enrolled bill, effectively, ang sinasabi niya doon, sinesertify niya na ito yung inaprubahan namin sa plenaryo. Opo. Kasi representative lang naman siya while he is the Senate President and she is the Speaker. Mm. They cannot go, they're not the sole authority to determine kung ano yung ipapadala sa Malacañang. Uh-huh. Kailangan yung collegial body kami pareho. Uh-huh. Eh, kung ano yung na-approve ng House of Representatives sa plenaryo, uh-huh, ano yung na-approve ng Senate sa plenaryo, yun ang isa-certify ng Senate President at saka ng Speaker. Uh-huh. Kaya pagka nag-certify si Senate President na nakapaloob doon yung mga itemized na mga appropriations o allocation, magbabaylit siya na sinacertify niya. Kasapakat siya kumbaga. So naintindihan naman ni Senate President. Sabi niya, hindi ko pipinama, kaya kailangan pag-usapan natin ito kung anong dapat gawin. Uh-huh. Ang suggestion ko, isang suggest ko is, as is, kung may lamsam man doon sa Bicam, okay, na-overlook na natin, napabayaan natin, na napirmahan yung Bicam report o naratifikahan. By the way, I did not sign the Bicam report precisely because alam ko mayroong mga nakasingit doon. Mm-hmm. So I could not, in my conscience,
yung nilalabanan ko, pipirma rin ako doon sa bycam report. Mm-hmm. So hindi na ako nagpunta sa signing ceremony. Mm-hmm. Ngayon, tsaka ang nakakaano nun, lalabas kapag pinirmahan niya ni Senate President Tito Soto, kasapakat siya ron, at pagka ito, idinulog sa Korte Suprema, at may nag-complain dito na mga mamamayan, at sinabi, justices, panibago na naman pork barrel na pinagbawal niya na nung 2013, inuulit pa po ng mga ito. Pag may ruling ang Korte Suprema at sinabing mali itong Kongreso rito, bababasa ka sa isayan nito, kahiyahiya. Future generations will be saying, itong mga nakapirma rito, mga kawatan. Kaya dapat mag-ingatan. Matadamay siya. Oh, matadamay. Alam ni Senate President yun dahil naipaliwanag na namin sa kanya. Yun. So, okay. So, ang malinaw yung... Ang masama rin kasi sa... Hindi yung masama, pero ito siguro yung pagkukulang din eh. Kasi pagka nagkakaroon ng jurisprudence, yung nagkaroon Supreme Court ruling, dapat sana... kung pwede ko i-suggest ito sa mga kakilala natin doon, na kung pwede mag-adapt naman sila ng en-bank resolution, na kapag may ruling na, kung ito'y naayon sa kanilang rules, ano, sa rules of court, na kung halimbawa nagkaroon na ng ruling na maliwanag, at meron mga tao na hindi sumusunod at talagang obviously, binabiolate yung Supreme Court ruling, which by the way, pag ganun ko ng Supreme Court ruling, that becomes part of the law of the land. Uh-huh. Di ba sabi ng mga abogado? Oh, kaya nga jurisprudence na tamo. Sinabi ng bawal ang pork, eto yung mga definition ng pork, binayulate mo, di ba, mas maganda sana kung meron ng direct action o sanction na pwedeng gawin ng Supreme Court, like citation for contempt. Na agad-agad, of course, hindi medyo process yun. Meron magpapail ng petition, o kaya magpapail ng complaint, na ito, nakita namin, ito ebidensya, merong kongresista, binayulate yung ruling ninyo. At pagkatapos ng madinig ng Court Suprema, pwede na sila mag-impose ng sanction sana. Na okay, contempt ka kasi may ruling kami noong 2013, maliwanag din, binayulate mo. Pagmamultahin kita ng kung ilang milyon, o kaya ikukulong kita ng maski 10 araw. Pag ganun, matatakot yung mga congressmen, mga senador, na parang tahasan o landan-dandaran, binabiolate mo yung ruling. Ang problema kasi, ang kalakaran, kapag merong nag-violate ng Supreme Court ruling, dadaanan naman ito, may magpe-petition naman, to question those specific acts na ginawa ng kongresista, ng legislator, na na-violate yung ruling. At gano'n na naman. Mag-rule na naman yung Supreme Court, unconstitutional yung specific act na ginawa nitong si Congressman X sa pag-violate. So, panibagong ruling na naman. So, walang katapusan nito. Kaya na-encourage din yung mga legislators. Eh hindi. At saka very tedious yung mag-file ka ng petition sa Korte Suprema. Hindi naman basta-basta rin dahil magtawag ng oral arguments yung mga abogado, magde-defend na naman doon. So, gano'n sana yung maging... kalakaran, bagong panuntunan, na pag maliwanag at nakita naman sa, may dumulog sa Korte Suprema, na maliwanag na violation, sana may sanction na direktamente galing Korte Suprema. Kumbaga, aakyat ka nung hanggang 5th floor, tapos nasa 3rd floor ka pala, huwag kang pababalikin para ano, dapat ituloy-tuloy na kung ano, kung, kasi parang, parang yung nangyari po dun sa Manila Bay rehabilitation na inutos na ng Korte Suprema sa 13 ahensya more than 10 years ago, sinabihan na po, mag-report kayong 13 ahensya sa amin every quarter, sabi ng Korte Suprema. Kung ano ang ginagawa ninyo, kayo, MWSS, DNR, DPWH, ganyan, MMDA, ano ang ginagawa nyo para malinis itong Manila Bay? Tapos, sumablay-sablay na, ang tuloy-tuloy lang na nakapag-report, if I'm not mistaken, is MMDA. Dapat doon, may immediate sanction na rin yung Korte Suprema doon, kumbaga. Doon sa mga hindi... kasi hindi tumalima sa kanilang kautusan. Ganon din ito dapat. Just like an ordinary RTC. Pag RTC, di ba, may direct contempt, may indirect contempt. Itong ganito mga kaso, dapat may indirect contempt ang Korte Suprema. Para hindi na back to zero, parang ganon na... maganda yung analogy mo kanina na papunta kang 5th floor, nasa 4th floor ka na, babalik ka na sa 1st floor kasi merong hindi tama sa pag-akyat mo. Ulit-ulit na lang, kaya lumalakas nga yung loob. As you said, sir, ano na, may mga mag-violate nito. Pero may sinasabi rin naman itong si Congressman Andaya.
chairman ngayon ng ano, dating majority leader, ngayon chairman ng Appropriations Committee, sinasabi niya, meron din 23 billion yung mga senador. 23 billion na pork barrel. Na ano po yun? Nasaan na po yung ngayon yun? Ako ngayon nag-question noon eh. Oo. Hindi naman siya nag-question eh. Ako yung nag-question dahil ina-anticipate ko na he will raise that issue na opo, bakit kami lang yung lower house ang sinisilip niyo. Kaya nung ako'y nag-aaral ng budget, pinag-aaralan ko rin yung mga amendments na ginawa ng mga senador. At nakita ko nga doon na merong mga flood control, merong mga roads, may mga ano. At nung na-itemize, nung tinotal ko, nasa mga 23.3 billion. Opo. Nanggaling naman yun doon sa 75 billion na sinasabi ni Congressman Andaya na isiningit o in-insert ni Secretary Jokno doon sa NEP, sa National Expenditure Program. Uh-huh. Actually, nung una, hindi naman nila alam na 75 billion yung kung hindi inamin ni Secretary Jokno during the question hour. 51 lang yata, 52. Ang pag-alam nila 52, 51 billion. Plus, uh-huh. Parang 51.9. Uh-huh. So yun lang yung ginalaw nila. Kaya noon pa lang una, nagreklamo na yung mga ibang kongresista kasi sila nawalan. Pero okay lang mawalan sila. Ang masama, nakita nga, lumobo naman doon sa mga bagong kaalyado. Mm-hmm. So nagreklamo rin sila noon. Nagpadala rin sila sa akin. Most of my, yung ina-expose, nanggaling din sa lower house eh. Binabalidate ko lang, tinatanong ko lang doon sa mga ahensya. Mm-hmm. Halimbawa, yung sa DPWH, yun nga sa 75 billion. Mm-hmm. Tapos yung 51 na ginalaw, 51.92 billion, na ginalaw naman kongresista. Tinanong ko mismo yung DPWH kung alam nila yon. Sabi nila hindi. So wala man lang consultation. Mm-hmm. So, lumalabas, nandoon pa rin yung 23 billion para sa mga senador, sir, na dapat din ma... Hindi. Ano yon? May mga nabawas nun. Halimbawa, dahil nagkasundo kami sa bicameral conference, initially nagkasundo kami sa Senado, pagkatapos din alam ito sa bicameral conference, na henceforth, hindi na po pwede yung dredging, yung supply control, yung desilting, deepening. Inalis na lahat yun. Mm-hmm. At ang ginawa namin, inilipat namin yung pondo sa DPWS, bumili kayo ng dredging machine. Mm-hmm. Tama. Para, ayun, nakikita nga sa Manila Bay, napaka-effective pala, napaka-efficient. Opo. Sa halip na kontrata tayo, kontrato ng kontrata sa private contractor, ng dredging, ng desilting, o kaya dredging, na alam naman natin na halos ghost na ito dahil... Opo. Ang makikita mo, ma-observan mo, lalo sa malalayong lugar, nakatanga lang yung bako o kung ano mang equipment yon sa tabi ng ilog. Mm-hmm. At ito hindi gumagalaw. Pero pagka mag-i-inspeksyon o kaya pakukuha ng retrato, kunwari, kumukuha ng dumi galing sa ilog. Pero pag alis ng mga kumuha ng picture, sa pot-off, at saka nawala yung COA, nakatenga na naman yon. So, ang alam kong kalakaran dyan, pagka... desilting o kaya dredging, nako, pumapalo yan hanggang mga 80% na komisyon. Yung nga sinasabi, pag munisipyo mismo ang nag-dredging dahil sa kanila yung dredging machine, totoo nangyayari. Pero pag kinontrata nila, pag kinontrata nila, himala yun. Hindi naka-outsource eh, sila mismo eh. Uh-huh. So, yun naman, natutunan din namin kasi yung parang ginamit namin parang role model doon, yung Iloilo, yung river doon, kasi napasin namin, pag pupunta kami, napakalinis. Ay, sa so, tinanong namin si Senator Rudillo, ano bang ginawa doon? Aba, ang isang dredging machine, sabi niya, ang pondo raw na nakalaan doon sa Iloilo, sa river doon, 150 million. Uh-huh. Bumili siya ng dalawang dredging machine, 37.5 million ang bawat isa. Uh-huh. So, mahigit 75 million uh-huh. yung halaga ng dalawang dredging machine. Sabi niya, 24 hours gumagana yun eh. Uh-huh. Tapos, kumuha na lang sila ng operator. Uh-huh. Yun ang sinusweldoan. So, yun ang tinanong namin sa DPWH. Payag sila. Sabi niya, mas maganda yun. Walang tong pots. Nakikita natin yung magandang halimbawa. Uh-huh. Yung sa Manila Bay, ginagamitan ng amphibious na dredging machines. Napaka-efficient. At saka, hindi magastos. Uh-huh. So, going back. So, yung 23 billion na sinasabi ni, na nakita nyo na pork po ng Senado, ano nangyari? Nabawasan po? Nabawasan yun. To how much? Pero hindi lahat natanggal yun kasi sa BICAM, nagkasundo-sundo doon, meron mga na-adapt doon.
Pero minimaintain ko pa rin, maski kasamaan ko mga sarili kong colleagues, fault pa rin yun. Mm-hmm. Kasi malinaw naman yung ano eh. Magkano po yun? Kino-confuse lang nila yung institutional amendments at saka yung individual amendments. Nung inaakusahan ako na meron din akong insertion, totoo yun, pero suriin nyo yung aking insertion. Kaya nga pinost ko na sa website ko para makita nyo ano ba yung insertions ko, yung mga amendments ko. Puro institutional yun. Na ito may pinanggalingan, yung ahensya mismo ang nag-request sa akin kung pwede mapunduan kasi kulang yung binigay sa kanila sa National Expenditure Program. At ito, kangangatawanan ko ito na hindi ko to, wala naman makikinabang dito. Kung may makikinabang man dito, hindi ako. Yung ahensya na nag-request. Uh-huh. At binalidate naman namin yon. Nag-undergo ng vetting yon. Kasi hindi pokit nag-request sa akin yung ahensya, agad-agad binibigyan na. Inutusan ko yung staff ko, i-check nyo ito doon sa mga iba't ibang ahensya kung talagang tama yung sinasabi nila. Halimbawa yung sa Veterans Memorial. Nagpunta sa akin yung director. Sabi niya, Senator, baka naman pwedeng padagdagan nyo yung purchase ng medicine. Bakit? Eh kasi yung DOH, nagtaas sila ng price index. Ang nanggagaling kasi yung price index ng mga gamot sa Department of Health. So tinanong ko si Secretary Duque mismo at saka yung kanyang undersecretary, totoo bang nagtaas kayo for 2019 or 2018 ng price index ng gamot? Kinonfirm naman nila, totoo yun. O so pinayagan ko yung ngayon yung DND through yung Veterans Memorial Center o Medical Center na dagdagan yung kanilang pondo para sa gamot. Eh, pork ba yun? Eh, siyempre, hindi. Hindi ko tatanggap yung pork yun kasi kaliwanag, dumaan sa bed. Galing sa institusyon yun eh. Uh-huh. Pang-institusyon. Pero yung sa 23 billion ng Senado, na nabawasan po nung naalis yung mga dredging, desilting, deepening, mga ganun po. Anong, magkano pa ang natira? Ah, yun ang hindi ko na na-check. Kasi nga, yung bicam, mabilisan yun eh. Anong nangyari kasi sa bicameral conference? Di ba walang minutes yan? Ito nga pinaglalaban ko pa rin noon na dapat i-open natin yung bicameral conference, hindi yung mag-meet tayo, photo, pagkatapos iiwan na natin yung dalawang chair, bala sila magbulong sa isang sulok o kung saan sila mag-meet. Tapos, dadating na lang sa atin yung pagkakapal-kapal na pipirma natin, hindi na natin halos mabasa kasi minamadali, may mga nakabantay na mga page. At pirma lang kami ng pirma. Sabi ko, parang mali yung ano nangyari sa pinag-usapan natin sa floor ng pagkatagal-tagal tayo nag-interpellate, nag-research tayong, nagsunog tayo ng kandila sa career research, tapos mag-aamen tayo na nakabase sa interpellation. Pagkatapos, babaguhin lahat lang ng dalawang tao. So sana yung natira doon sa 23 billion na pang Senado, makita rin ng Presidente. At ng Congress, para hindi nila pinabalik-balik sa inyo. Na kayo nga dyan. Ungkatin ng House of Representatives para ma-veto din ng Presidente. Pero lumalabas, yung nasa House of Representatives, sa health pa lang to, DOH. Sa DOH pa lang yung 11 ito. Billion. Meron pang iba. May mga nag-report sa akin, mga ibang kongresista, mas masahol yung ginawa nila sa DPWH. Kaya lang, sabi ko, bigyan nyo ako ng, hindi naman pwede nag-uusap, nagkukwento lang tayo, bigyan nyo ako ng ano, maski ano man lang prueba para may basihan naman. Mahirap naman yung, di ba, nagsasabi tayo ng ganito, tapos wala tayong pinangahawakan. Paano mas masahol yung sa DPWH? Ano man nangyari? Mas malaki. Ang ipinatong. Kasi ito pinag-usapan natin, 25 million each lang. Diyari yun, Marisa, yung pinag-usapan pa lang natin dito. 25 million? Hindi kasali ito sa tigwa 160 million each, ha? Oo. Uh-huh. Remember, meron yung iba pa yun. Iba pa yun. Ito yung on top of the... Tsaka iba pa yung yung 2.9 billion na dalawa pa lang na congressional district, 2.4 at saka 1.9. 1.9, 4.2 lahat-lahat doon sa isa sa Pampanga, isa sa Camarines Sur. Ano po? Grabe. Meron pang iba sa Surigao, meron sa Bol. Yung nga po yung una kong kwenenta na yun, umabot na ng 305 billion. So meron pa pala ngayon na 11 billion pa sa Department of Health pa lang. Tapos meron pa sa DPWH na hindi pa natin alam kung magkano. Sir, ano bang dapat gawin lang, dito? Alam mo, okay na yung mga detalye yon, pero ang bottom line dito, meron tayong constitution na dapat sundin. Opo. Eh, tapos na yung bicam report, ba't kinakalikot nyo pa? Eh, kung papayagan natin yan, mauulit na naman yan. Oo. Ay, nako. So, paano mangyayari? Tapos so, mag-meeting kayo mamaya, na, diba? Tapos gigiit ninyo, ang pipirmahan ninyo ay yun lang, ang pipirmahan ng Senado ay yun lang ipinasa ninyo na alam ninyo, na ipinasa ninyo noong February 8. Yung po ngayon ang pipirmahan nyo lang. Kung iba ang pirmahan ni Speaker,
Gloria Macapagal Arroyo, what happens then? Hindi naman pwedeng magkaiba yung dokumentong pipirma nila kasi isa lang naman yung enrolled bill eh. Uh-huh. So magkakaroon ng stalemate kung hindi papayag yung House sa isasuggest ni Senate President na isasuggest namin sa kanya na ang pirmahan na lamang yung kung ano yung napagkasundan sa bicameral committee conference report. Which should be the case kasi yun ang sinasabi ng Constitution eh. Hindi na pwede baguhin yun. Kung may lamsa man doon, huwag nang baguhin yun. So what happens in case of a stalemate? Eh, di re-enacted tayo till kingdom come. Eh, paano pong election, sir? Ang election matutuloy naman yan. Ang problema nga, paano, ang tanong mo yata, paano election ng mga nawala ng mga insection? Problema nila yun. Yeah. Well, it becomes an election issue actually. Yeah, it becomes an election issue. Oh, kasi pag nag-barrel nyo. Ang problema rin naman, Darius, kapag na-twist na yung konteksto ng mga pig-usapang issue, baka sa bandang dulo, ako yung kontrabida. Gawa na, kaya nag-re-enacted dyan kasi ginulo ni Lacson. Ay, hindi po. Isa na malungkot eh. Hindi po, pero kailangan kasi, yun nga, babatay lang tayo sa mga totoong naganap. Iba-backcheck lang natin na nasa records na ito ng Senado, nasa records ng House of Representatives, at naibalita na po ito eh. Kaya maganda rin na-articulate para matutunan din ang mga kababayan natin. Ano ba yung talaga mga issue na kapaloob kung bakit tayo nagkaroon ng re-enacted? Kasi nga, yung kaninang pinapaliwanag ko ito before we went on air, sir, sinasabi ko na nga noon na nagkaroon na nga ng 1 month gap mula nung pinasa ito ng House of Representatives nung pang October ba, September, mahigit isang buwan bago dumating sa Senado eh. November dumating sa amin yan eh. Naipasa nila yan on second reading, I think August. August pa. Kaya lang, Nobyembre pinarating sa amin, gahol na gahol kami sa oras, kaya kung hindi pa namin inapura, hindi pa nila itatransmit sa amin yung pinatawag na GAB, General Appropriations Bill, or yung House version. Opo. Kasi sabi namin, teka muna, magbe-break na tayo ng December, hanggang ngayon, hindi nyo pa na itatransmit sa amin, eh, kami yung babagsakan ng sisi, kung ba't tayo magre-renacted, kasi hindi namin matatapos yan bago matapos ng December. Eh, gano'n na nga nangyari. Tatlong buwan na GAB. Tapos isang buwan naman nag-gap mula naman doon sa ano, naritipika. Sa bycam, Ngayon. So, yun, mababalikan lahat po ito, yung ganitong mga himala na ginawa rito sa budget for 2019 na election year. Lilitaw at lilitaw naman ang katotohanan, palagay ko, Senator. Oo, tama. Dito. Sige, so abangan po kagad namin, babalikan namin kayo, sir, ano? Kasi may meeting kayo mamaya. Tapos, i-ano nyo ito, siyempre, ipopropose ito ng Senado sa House of Representatives. Malalaman natin kung ano magiging reaction nila. Mm-hmm. Maybe next week we will have to talk to you again. Paki-update na po kami ulit, ha? Sige, update ko kayo. Thank you very much.